Okay, so smile po lahat. Okay, dito po tayo sa first one. Two, three, smile. Okay. Next po. Next screenshot. Dito po tayo kay Ma'am Cheryl, Ma'am Mary Catherine, Ma'am Kim, hello po. Ma'am Dennis, Ma'am Criselda, Sir Sean Timothy, Sir Melvin, Ma'am Arian, hello po sa inyong lahat. Yan. Tingin po tayo sa screen. At screenshot po tayo ng class picture. 1, 2, 3. Okay. Yan. Thank you, Sir Russell, for your smile. Yan. Next po. Hello po, Ma'am Christine Joy. Ma'am Rain. Ma'am Arian. Okay. Chat po ulit tayo. 1, 2, 3. Smile. And last po. Yan, mga wala ng picture itong last. Ayaw nilang magpakita. Okay? 1, 2, 3, smile. Okay po. So, yan po, meron na po tayong class picture. Yeah. Ngayon po, ang ating pong topic, kagaya po ng nasabi ko kanina, ay food buying. So, madami po tayo na participant ngayon na hindi po natin na-accept kasi first 100 lang po na mag-login po or mag-join po sa ating Zoom meeting ang kaya pong i-accept na ating platform. Kapag po kayo ay may kasamahan na hindi nakapanood, ipapakita naman po namin itong replay ng webinar sa pamamagitan po ng aming YouTube page po. Pero po, ang makaka-receive lang po ng certificates ay yung mga naka-attend po ngayong araw na to. Pero nevertheless, for the information po, ay pwede nyo or for para makakuha ng bagong knowledge, pwede po nilang mapanood sa YouTube ang ating replay po. Okay? So, pakilala ko na po ang speaker natin sa araw na ito. So, sa mga nakaten po last week, siya din po ang speaker natin ngayon, si Ma'am Josefina T. Gonzalez, a registered nutritionist dietitian. Finished her diploma course in community nutrition from University of Indonesia. Okay. She also finished her MS in nutrition and health from Wageningen University. Hirap na pong ganun nila. Hello po. Paki-mute lang po ang ating mga microphone during the lecture. Yan. Thank you po. She finished her MS in nutrition and health from Wageningen University and Research Center in the Netherlands. A certified Food Safe Food Protection Manager by the American National Standard Institute, a part-time professor at the College of St. Benilde, and involved in nutrition communication, research, and training. So, pag may mga tanong po kayo sa kanya throughout the course or throughout the lecture, pa-type lang po sa chat box, and then after po the lecture, ay sasagot. Okay? So, let's all welcome po Ms. Josefina T. Gonzalez. Hello, good morning po. Naririnig niyo po ako? Hello. Good morning. Ma'am, mahina po yung boses niyo. Thank okay you po. Okay po bang audio ko? Yes po. Okay po, naririnig niyo po ako? Apo. Ayan, so good morning po. Maraming salamat po sa pag-attend. Ayan, marami tayo ngayon. So nakakatuwa naman. Randomly lang po, no, magtatawag lang ako sa mga pangalan na nakikita ko dito. Sino po sa inyo ang merong canteen na ino-operate o kaya karinderiya? Sino po ba? Pwede po bang magsalita? Mag-on ng audio? Sino po sa inyo ang nag-operate ng canteen? Ma'am Josephine, kayo po ba nag-operate ng canteen? Ma'am Josephine Sibol? Hello?
Hello, ma'am. Sorry po, hindi po. Ah, hindi po. Oo. So, parang meron tayong participant. Si Ma'am Boy Bojong. Ma'am, nasa... Connected ba kayo sa BJMP? Yes po. Ah, okay po. So, hindi nasa... na umaga po. Apo. Ma'am, nasa mess hall ba kayo? Ano po ba kayo ng pagkain? Naghahanda? Yes po. Ayun, oo. Tama-tama po ito sa inyo, no? So, sila Ma'am Aryan. Hi! Ma'am Aryan Ubias. Saan po kayo connected, ma'am? Hi! Din po, Ma'am Josie. Sa BJMP dito. Ayun, oo. Nasa mess din po kayo. Na, nasa... nagpe-prepare din kayo ng pagkain, ma'am? Hindi po, ma'am. Dito po sa personal headquarters po. Okay, oo. So, sige. Umpisahan na natin. Ano, i-share ko na yung... Sabi ko. Ayan. Bike mo. I-mute lang natin po yung mga, ano ha, audio pag hindi po kayo tinatawag. Para po, hindi mag-interrupt sa ating, ano. Okay po. Yan. So, ang topic po natin sa araw na to ay food buying. I'm sure naman lahat sa inyo, lahat kayo namimili, naka-experience kayo mag-grocery, mamalengke, ayan. Pero, ito pong tinatalakay natin ngayon, ito pong mga topics na binanggit ni Celine, ano, yung line-up ng mga topics namin ay nakapaloob ito dun sa meal management. Ang ibig sabihin, hindi lang po ito basta, yun, mamimili lang. Pero ito po ay based sa isang pag-aaral, isang scientific mga studies. Ayan. So ito yung mga nakalagay namin dito. May mga pinagbasehan po kami dito. And then, ang ginawa po namin, nilaymanize na lang po namin para po mas maintindihan ng mga masa. So yun po yung mga intended participants natin para ma-apply nila yung mga concepts na babanggitin namin dito sa kanilang mga gawain. Ano po? Sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Okay. So, ang food buying, proseso din po yan ng pamimili ng mga gamit. So, tinitingnan po natin dito yung quality, quantity, yung oras, source, and price. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon na medyo may problema tayo in terms of COVID nga. So, tinitingnan natin yung source, saan ba nagagaling yung pinamimili natin. Ano? Lalong-lalo na po sa mga gulay, prutas, ayan, baka ito ay mga na-sprayan na ng mga insecticide. Yung presyo, yan, hindi natin kontrolado yan minsan dahil tulad ngayon, ano, nung bago-bago lang po yung ECQ, parang medyo tumaas ang mga bilihin. And then, yung quantity, marami pa bang supply sa labas, sa palengke, yan. So, yung oras, importante yan. Dapat may oras ba yung bagsak ng mga gulay, mga prutas, o kaya mga goods sa palengke, yan. I-consider natin yan. So, meron, sabi ko sa inyo, nilaymanize namin masyadong practical yung mga ginawa namin dito para po mas maunawaan natin. So, ito yung mga practical tips lang, i-rundown lang natin tungkol sa pamimili, no? Importante po sa panahon ngayon na nagpiprepare tayo ng market list. Bakit? Kasi po, para wag tayo magtagal sa grocery at sa palengke dahil nga, di ba, inaano natin yung social distance at as much as possible, huwag tayong ma-expose masyado sa maraming tao. So, kailangan natin ang market list para po naka-organize yung mga pamimilhin natin para hindi tayo pabalik-balik at para wala tayong nakakalimutan. And then, yun nga, pag sinabi kong organize, titingnan natin yung mga pagkain na nakagrupo. O, may tanong ulit ako sa inyo. Mag-random ako ha. Pagka namamalengki po ba kayo, saan kayo unang pumupunta? Sa wet market ba o sa grocery po? Teka ha. Grocery po. Grocery. Grocery. Grocery po. Okay. Wait lang. Ang ibig sabihin, di ba pag nasa loob tayo ng grocery, di ba meron doong portion ng mga karne, yung mga wet. Karne, isda, tapos meron naman tayong portion ng mga dried. Mga halimbawa, mga delata. Saan kayo unang pumupunta doon? Sa dry goods. Sa dried. Ayan. Okay. Thank you po ha. Napaka-participative nyo. So, maganda po. Tama po yun. Alam nyo ba na may bearing po yun kung bakit kailangan sa dry muna tayo? Kasi yung iba pong sagot sa amin pag nagle-lecture kami, ang sagot sa amin ay sa wet sila pumupunta. Kasi ang sabi nila, baka maubusan daw sila ng, tawag dito, maubusan sila ng fresh na isda. Pero ang scientific explanation po niyan, mas maganda pong sa dry muna tayo kasi para po maiwasan natin yung
yung contamination. Kasi kung wet ang uunahin natin, di ba nasa basket mo na yung wet, ano? O kaya nasa cart mo na yun, tapos pupunta ka dun sa dry. Yung oras na lumalakad ka, di ba nawala na siya dun sa lamig, no? Sa yellow, for example. So may posibleng mangyaring mga contamination dyan. Maaaring tubuan siya ng bacteria. So mas maganda po doon muna tayo sa dry. Yung mga dilata, mga onion, garlic, ayan, mga bigas, oil, yan. Yun muna ang unahin natin bago tayo pumunta dun sa wet. Okay? Tapos, siyempre, yun nga, nabanggit ko na sa inyo, may market list tayo. More or less, alam niyo na po yan. Ito lang po, may mga tips ulit tayo sa pamimili, no? Maganda po sa panahon ngayon kasi, di ba sinasabi natin, katulad po nung una naming lecture, good nutrition. Basic nutrition po kasi yung una nung lecture noon, ano? Sinasabi natin na sa panahon ngayon, kailangan natin palakasin ang immune system natin. So, yun po yung line of defense natin sa virus na to, no? So, kailangan natin, piliin natin, sa pamimili natin, pipiliin natin yung mga pagkain na binibili natin. Ano, hindi basta-basta kung ano lang yung binibili natin na kaya lang ng ano. Di ba, nag-iisip tayo, so kaya nga may meal planning, no? So, ngayon, instead po dun sa mga pamimili natin, marami po mga types of na mga isda, no? Meron tayong iba, pag halimbawa nagkakarindiriya tayo o nagtitinda tayo, ang kadalasan makikita mo dyan mga lapu-lapo, mga tangigi, yung mamahaling isda kasi ibebenta natin. Pero ini-encourage natin yung mga canteen operators na sana magtinda sila ng mga mas affordable na isda. Kasi alam niyo po ba sa analysis namin, sa pag-aaral namin, na pare-pareho lang po ang protina na makukuha mo dyan sa isda na yan. Ano? Mas maliit ngang isda, mas maraming sustansya kasi meron pa siyang added na calcium dahil kinakain mo yung tinik niya, katulad na lang ng mga dilis. No? So, kung halimbawa wala pong lapu-lapo or mga tangigi na yan, pwede naman po yung tilapia o kaya dalagang bukid, pwede rin nga ang galunggong. No? So, mag-substitute tayo. Yung mga leafy vegetables naman natin, di ba madalas pagka sa karinderia, canteen, ang sinaserve natin mga chop suey. So, ang ingredients niyan mahal. Di ba, meron tayong cauliflower, meron tayong carrots, no? Bakit hindi tayo mag-try ng recipe na may kangkong o kaya malunggay? Kasi mas mura siya. Aside from that, pag tinignan natin yung food analysis niyan, mas mataas po yung mga calcium at iba pang sustansya or vitamins and minerals na meron po sa mga green leafy vegetables natin. The greener, the better. No po? Mas marami pong sustansya kayong makukuha. Ay, na-mention ko na po na mas maganda po yung mga dilis natin. Di ba may mga dulong dyan? Di ba yung mga hipo na maliliit? Mas maganda po yun. Mayaman po yun sa calcium. So kahit na hindi po tayo umiinom ng gatas, okay po yun. Mamimit na natin yung requirement natin. And then, kung ano po yung season na pagkain, yun po ang bibilhin natin. Kasi mas mura kapag in season yung mga pagkain. Ano po yung mga bilihin? Ano po ba ang mas okay? Process na pagkain o fresh? Fresh. Ayan, fresh. Ano po ba ang konsepto natin pag sinabing process na pagkain? May food preservation ng dinagdagan. Food additive. Ayun. Naku mama, no, nagkataon lang na. Alam nyo, pagka face-to-face training kami, meron kaming mga pinamimigay na small item. Kaso lang wala tayong face-to-face. Ano, sige, pag sa susunod na lang, ma'am. Pero thank you sa cooperation nyo, ha. Very participative kayo sa akin. So, tama po kayo. Maganda po na fresh ang ating bilhin. Rather than process. Kasi nga po, tama po kayo. Mas marami po siyang mga inad na mga dagdag na mga preservative kasi para tumagal ang buhay niya. Pero, ang konsepto naman po, kaya po pinapaliwanag ko rin to para hindi naman masira yung konsepto natin pag sinabing process, no? Kaya tayo nagpo-proseso ng pagkain para tumagal ang buhay. For example po, maraming isda, season ang bangus. Di ba minsan dinadaing natin, ginagawa natin daing, nilalagyan natin ng suka, dinadaing natin ng bawang, asin, no? Asin is, and suka are preservative. Yun po.
pero they are considered as natural preservative. So most of the time, pag nagsusalt tayo o kaya nagbivinegar, ang ginagawa na natin doon sa isda, pinaproseso na natin para humaba ang buhay niya. Para sa susunod, diba yung daing pwede mo siyang istak lang dyan, patuyuin mo siya sa araw, pwede po siyang kainin kahit na isang buwan mo yan, basta nakalagay lang sa freezer. So yun po yung proseso. Ang sinasabi lang po dito, it's a matter of choice. Tingnan lang natin yung mga pagkain na pinroseso na talagang mas maraming sodium, mas marami ba siyang ibang preservative. Pero yung mga pinaproseso na sa bahay lang, okay lang po yun. Katulad na nga ng drying and nilalagyan natin ng vinegar. Okay? So, tingnan natin pagka tayo ay nasa isang food establishment, titingnan natin yung client natin. Kung mapa, ito kasing lecture na to, pwede naman to sa mga housewife, no? Pangbahay. So, tingnan natin, di ba, pagka nagpaplano tayo, namimili tayo, tinitingnan natin, ilan ba ang miyembro ng pamilya? Anim ang kakain. So, nai-estimate mo na ilang kilo ba ang baboy ang bibiling ko? Ilang kilo ba ng isda? More or less, no? So, titingnan natin yung clients natin, yung number of tao na papakainin natin. And then, i-check nga natin, ano ba yung ating storage facilities? Meron ba akong ref? Meron ba akong freezer para ma-store ko yung pagkain? Kasi baka bumili ako ng good for 1 week, pero wala pala akong taguan, wala pala akong lalagyan. So, importante po ang storage facilities. Yan. And then, tingnan natin, pagka namimili tayo sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan sobrang haba ng pagka-canvas-canvas mo pa pag tingin mo ng bargains, no? So, siguro mga 1 to 2 stores na nakita mo, ay, mas mura dun sa kabila. Yun. Che-check natin yung mga presyo. Kasi minsan, meron naman tayong mga kababayan na mapagsamantala sa sa presyo, no? Sa pera, no? So, yun. Tingnan natin yan. And then, napag-usapan natin kanina, yung tanong ko sa inyo, mas maganda po yung non-perishable muna, katulad ng sinabi ko, drying muna yung mga delata, mga bigas, mga oil, bago yung perishable, yung mga wet na yun, halimbawa yung isda, karne, yun muna ang uunahin natin na bilhin o ilagay sa cart. Tapos, meron tayong kinukonsider dito, di ba kanina nasabi natin yung source o kaya yung oras. Tingnan natin, anong oras ba nagbabagsak na mga gulay dun sa palengke na yun para mas ma-catch up mo yung fresh na mga product, ano po, yung mga produce. So, tingnan natin yung ano na yun, i-consider natin yun. And then, meron tayong tinatawag na specification ng isang produkto. Kaya, importante po ang nagbabasa tayo ng label at maunawaan natin, ano ba itong binibili kong dilata? Baka yun pa ang makadisgrasya sa atin. Lalo na ngayon, ano, mahirap po magkasakit, ma-food poison, kasi mahirap pumunta ng doktor dahil nga sa COVID na yan. So, meron po tayong mga specification dito. Pag sinabing frutas at saka gulay, titingnan mo yung weight. Tapos, ito ba hinog sa puno ba? Baka kinalburo to. So, yun yung mga considerations natin. Sa canned goods naman, tingnan natin, ito bang binibili ko? Meron bang sabaw ito? Meron bang syrup ito? Yan, nakapak ba ng mabuti? Yung meat and meat products natin, tingnan na, ano bang cut? Baka nakabalot nga siya, pero puro naman pa na mabuto yung nabili mo. Sayang yung pera, no? So, hindi siya best buy. Kasi ang best buy, yung siyempre mas malaman. Kasi ang tinimbang pala siya, mas mabigat dahil nga marami siyang buto. So, titingnan natin yun. Ano bang cut yun? Baka ito yung mas matigas na cut ng meat ang nabili mo. Dairy products. So, di ba po ang mga milk natin, may kanya-kanyang specification. Meron tayong condensed, meron tayong full cream, no? So, tingnan natin yun. Tapos, meron siya mga nakalagay doon, anong oras ba siya diniliver, ano ba yung mga, yun nga, yung date ng kanyang expiration, ayan. So, ayan, sinasabi natin, palagi tayo magbabasa ng label. Sino po dito sa inyo ang nagbabasa ng label? Si Ma'am Lalaine, nagbabasa po ba kayo ng label? Hello, Ma'am Lalaine. O kaya si Ma'am Marlene, Marilyn. Sino po ang nagbabasa ng label sa inyo? Ako. Sino po ito, ma'am? Si? Minsan lang. Ayan. Ano po ang unang yung tinitingnan? Ano po yung unang tinitingnan natin sa label, ma'am? Ano yung unang binabasa natin? Pagka tumingin kayo ng label, ano yung unang binabasa natin? Expiration. Ayun, expiration. Okay. Expiration date. Ayun. Sino po ito sumasagot sa akin? Si Ma'am Lalaine ba to? Sino pong sumasagot Griselda sa akin? Rey.
Okay, ma'am. Richard Dorayet po. Okay, ma'am. Ma'am, thank you po. So, tinitingnan nyo yung una muna yung expiration. Sino po di? Oh, ano pa po? Bukod po sa expiration, ano pa po ang tinitingnan? Nutrition pa. Ayun, very good. So, very good po kayo. Kasi tinitingnan nyo una muna, syempre, expiration date at saka yung nutrition facts. Ngayon, mas papalawakin natin ang pangunawa natin. Kasi di ba sa label, minsan hindi natin maunawaan ano ba itong mga nakalagay na to, ano ba mga figures na to, mga number na to, no? So, titingnan natin, ano? Okay. So, importante po, nandun po sa label, meron tayong product name. Nakalagay kung anong produkto. Ingredients, kung ano ba yung laman ng product na yun. Ano? Name and address ng manufacturer. Sa tingin nyo, bakit kaya ilalagay pa ang name and address ng manufacturer? Importante po yun kasi kung wala pong name and address ng manufacturer, baka po pag merong disgrasya, saan po natin siya ipwedeng isole? Kaya sino po ang pwedeng kontakin natin? So, kaya kailangan pong ilagay yan. Expiration date, ayan. So, di ba po, meron po tayong, minsan may nakikita po ba kayo sa mga label, no? Meron kayo nababasa na best before. Meron naman expiration date. Magkapareho po kaya yon? So, tingin nyo po. Kahit sino po pwedeng sumagot? Sa palagay nyo po, pareho ba ang expiration date sa best before? Hindi. Ayun. Sino po? Bakit po, ma'am, hindi? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Best before, kailangan po i-consume po natin yon bago yung date na nakasaad sa lata. Okay. Pag expiration date po. Tama po ba, ma'am? Ah, sige, ma'am. Mamaya ako po ipapaliwanag. So, pag expiration, ano po yon? Anong ibig sabihin? Pag expiration date, kumbaga, hanggang doon na lang po yung kanyang, hanggang doon na lang po yung i-consume yung pagkain. Ayun. Sige, maganda yan. Ano? Thank you very much, ma'am, ha, sa insight nyo o kaya sa pag-share nyo. So, ang pagkakaiba po ng expiration date sa best before, di ba po, saan po ba nyo madalas nakikita yung best before? Anong pagkain? Yan. Para mamaya. Breads. Ayun. Okay. Very good. Tama po kayo sa bread po yan. Kaya ngayon, pagkatapos ng lecture natin, pagpunta na nyo ng grocery, marami na tayong alam. Naku, talagang babasahin na natin ng mabuti. So, tama po yung yung best before po, madalas po yan sa mga bread o kaya sa mga milk. Yung mga madali pong masira. Nakalagay po dyan, best before, ang ibig sabihin tama si ma'am, yung sagot niya kanina, na kailangan i-consume mo before that date. No? Nakalagay okay. Doon before or on or before that date. Yes. Kasi kung halimbawa, di ba po meron tayong mga kababayan, ay, yung tinapay, halimbawa, insaymada, ano na, halimbawa, nakalagay, best before July 1, July 8, ano nga tayo, July 8 na tayo ngayon. Ay, July 14 na tayo ngayon. 14, yes, oh, tapos nakalagay lang pala sa ref, wala naman siyang amag, wala siyang amoy, no? Tapos sabihin natin, kaya initin lang natin yan sa ano oven, kasi pwede pa yan, sayang naman. Ayan, hindi po tama yun. Ano? Wala po tayong extension. Pag sinabi pong best before, hanggang doon lang po yun. Kasi kaya po siya nilagyan, kasi ang ibig sabihin po niyan, baka po may mga reaction na yung gatas, yung itlog na kasama doon sa ensaymada. Kahit na po walang amag, minsan po yung mga bacteria ay deceiving nga yun. So, ibig sabihin, pwede tayong maloko. Na ay walang amag, wala yatang bakterya to. Pero hindi natin masasabi. Kaya nga po nilalagyan ng date. Ngayon yung expiration date naman po, kadalasan yan sa mga debote na pagkain at dilata. Pag sinabi po bang halimbawa, expiration date, July 7, tapos ngayon ay 14 na. Pero yung lata, okay pa, maganda pa. Wala naman siyang, hindi lumulobo yung lata. Pwede ko pa po bang kainin yon? Yes, may extension. Ayun. No po. Ayun, may sumagot ano, sabi ni ma'am. Hindi ko kasi nakikita kung sino sumasagot kasi nasa screen ako. Ang sabi niyo, pwede pa kasi may extension ganito po, no? Ililinawin ko. Pag sinabi yes. Pag sinabi po natin expired one. Expired. Ma'am, pa-mute muna po, ma'am.
Pag sinabi pong expired na, pag sinabi pong expired na yung delata na yun, expired na po yun. Wala pong expiry, ay wala pong extension. Otherwise, nilagay po dyan na extended until December or whatever. Kasi po ganito yung konsepto natin. Pag sinabing, ma'am, pwede pa po yun. Di ba may 1 week pang ano yan? Ano tawag dito? Meron pa siyang extension ng 1 week. Meron pa 3 weeks. Ma'am, wala po. Once na expired na po yun. Kahit na hindi po lumobo yung lata, ang ibig sabihin po niya, kaya po nilagay yung date niya kasi hindi na po best quality ng pagkain na makakain mo. Baka po sumakit din ang tiyan natin. Ayan. Minsan meron tayong pagkakataon. To be honest, no, ganun talaga ang typical Filipino na hihinayang tayo. Lalo na pag halimbawa corned beef pala yan, no, na nakalimutan mo na sa estante. Ay nako, naka-display lang kasi ito. Expired na pala. Pero sige, teka, iinitin ko na lang. Ayan, di ba? Meron tayong mga ganon. Yun yung realidad natin. Pero, hindi po, kasi po ang inaano natin dito, nilalagay natin sa wrist ang ating katawan, ano, ang ating kalusugan. Baka mamaya, kinain nga natin yun, ininit nga natin, pero bandang huli, baka sumakit ang tiyan natin. So, yun po. Once na expired na po yun. No? Wag na po, wala pong extension. Wala na pong extension yan. Para hindi po tayo malito. At tsaka, ngayon po, ginawa na po siyang para po maging uniform, basta expiration date na lang po ang nakalagay para hindi po nalilito yung mga consumer natin. Next item natin, tingnan natin yung net contents kasi minsan meron ganun. No? Yung maliit na lata lang ang bilhin mo. Apat tayong kakain. Dalawang maliit ang bibilhin natin na delata. Diba ganun? Pero kung iisipin mo, bakit hindi na lang malaki, isang malaki ang bilhin mo para mas nakamura ka? Kasi in terms of grams, ay, hindi, kasi mas mahal yung malaki, di ba? Ganun ang naiisip natin. Pero pag kinumpiyot mo yung grams, in terms of grams, mas nakamahal ka, napamahal ka dun sa dalawang maliit na dilata. Okay? So tingnan natin yun. Nutrition information or nutrition facts, ito ang napaka-importante. Alam niyo po ba na ang nutrition information, ala, bakit nag-stack up ako? Ayaw na gumalaw. Ayun, sorry po. Ito po yung example natin ng food label, no? So, andito po yung nutrition facts. Nakikita niyo po ba yung nutrition facts? Yes. Ayan, ayan. So, importante po, basahin po natin. Pag nakalagay po dun yung nutrition facts, tingnan po natin yung serving size. Ayan. Kasi ang ibig po sabihin niyan, nakikita niyo po ba? Ito po yun, no? Nakikita niyo po ba? Ito po yung nutrition facts. Pag sinabing may serving size, nakalagay dito half cup daw itong 155 grams. So ito pong buong laing na to, ito yung sample natin. Itong laing na to, ang ibig sabihin po niyan, 155 po in terms of grams. Ngayon, pag kinain mo lahat yan, ang makukuha mong calories ay 403 kasi yan yung amount ng per serving niya. So, ang serving size niya, kalahating cup, tapos 155. So, ito, nakakompute ito na calories niya, 403 grams. Tapos, ang cholesterol niya, may 19 milligrams. No, I think po yung Mundish po is a brand name. Hindi yes po. Name. Oo, tama. Ano po, ma'am? I think yung Mundish po is a brand name and not a product name. Ah, yes, ma'am. Tama po kayo. Ang product name natin is laing. Namali lang po yung pagbilog, ma'am. Tama po. Okay. Po. Oo, very good, ma'am. Thank you for pointing that out. So, yung Mundish is a manufacturing company. Ang product name natin ay laing. No, tama po. Yung Mundish is a manufacturer. Ayan po. Name and name po ng manufacturer. Mundish. Yan. So, ito pong product na to na laing ay isa po sa mga produkto na ginawa po ng USDFNRI. Nilagyan po yan namin ng fortification, vitamin A, ayan. So, makikita po natin dito, ma'am, ganun po yung pag-compute, no? Halimbawa po, ito pong 155 grams na dilata. Diba, ang size kasi nito parang yung maliit na sardinas. Yun po, typically 155 grams siya. So, pag kinain mo yung buong laman ng lata na to, 403 ang makukuha mo. Halimbawa, may kahati ka. Ilang calories ang mapupunta sa'yo?
Halimbawa, yung half cup na yun, tiguan fourth cup kayo. So, ilang calories na lang ang mapupunta? 201. Almost 201 po. Yes, 201.5. No? Okay. So, magiging ganun. More or less, ganun yung mapupunta. So, ganun po yung pag-compute. Hindi po nangangalulugan. Katulad po ng isa namin na encounter na ano na client, ano, na participant. Nalito siya doon sa, kaya dapat tinitingnan yung serving size. Akala niya, yung pag-compute ng calories katulad niyan, isang loaf ng bread, akala niya, hindi ko na po matandaan yung exact na amount ng calories. No? Akala niya, yung 100 grams, ay yung 50 grams yata per piece po ang ibig sabihin nun, ano? Akala niya ganun lang yung calories na makukuha niya. Inubos niya yung isang loaf ng bread. Anyway, sabi niya, 50 grams na naman. Ito po, ano lang to ha, dito factual kasi hindi ko alam yung exact na ano. Pero parang ganun. Kasi hindi niya tiningnan yung serving size. Diba pag bread, dapat ang isang serving ay dalawang piraso lang. Magka-partner yan, no? So, yun ang computation na mali siya. Akala niya, yung nakalagay doon ay good for the whole loaf. So, kinain niya yun. Okay? So, na makikita niyo dito sa screen natin, di ba meron tayong ito, yung makikita niyo po ba yung no? Yung number? Pa-mute na lang po. So, meron po tayo dito na ingredients, tapos po andito po yung name and address ng manufacturer. Nakikita niyo po ba itong ano, yung parang itim na to? Barcode po. Ayun, barcode. So, ano po bang ibig sabihin ng barcode? Ano po ang ini-indicate nito sa produkto? Tapos, meron tayong mga numero dyan, di ba? 4809011. Ano po bang ibig sabihin yan? Para lang alam natin sa susunod na mamimili kayo. I think po yung sa barcode po is for the number of supply. Okay, number of supply. Na ginagawa for a day. Ay, parang batch, no? Batch number. Batch code. Not sure po. Okay. Actually, yung barcode natin, it does not indicate yung batch code. Kasi yung mga batch code na yan, nakikita mo minsan sa ilalim, no? Pero itong barcode na to, if you will notice, meron tayong number dito, yung first three digit na 480, it indicates saan ba nanggaling yung product. So, 480 is assigned for the Philippines. So, ibig sabihin, this is the product of the Philippines. Kasi, kaya natin ginaguide ito, maganda rin yung may guide tayo dito. Kasi, minsan, di ba yung mga product natin, hindi walang English translation. Di ba, minsan, halimbawa kung Korean yan, di ba, may mga tao dito, hindi natin yung character nila, hindi natin alam, hindi natin ma-interpret. So, ngayon, if you will refer doon sa first three digit ng number ng barcode, it will indicate the origin ng product. So, 480 is for the Philippines. Pag tinignan nyo yung 47, yan po ay galing sa Taiwan. Ayan, galing po sa Taiwan. Sa yung Korean po, mga nasa number 8 po yung inassign na number sa kanila. Korean 8 or pareho po siya ng Thailand. 8 po ang nag-start. Hindi ko kasi memorize. So yung 7, yan po ay US and Europe. 7 and 9, US and Europe po yan. So ang 69 po ang naka-assign sa China. Huwag na natin bibilhin yun, ha? Hindi, joke lang. So, di ba ganon? So, pag nakita nyo na 69 ang naka-umpisa dyan, naku, huwag na tayo, mag-isip na tayo. 480 ang hanapin natin kasi Philippine made yun. Local, buy local tayo, ha? Okay? Yun po yung guide natin. So, next. Teka, nag-i-stack up pagka medyo matagal. Wait lang po. Ayan. So, ito na yung nutrition facts natin. Na-explain ko na sa inyo, makikita nyo, nandyan yung amount per serving, no? Meron pa tayong mas. Nakita nyo po ba yung mga values na yon? Ito po yun, no? Yung mga 18, ganyan. So, yun po ay based sa RENI. Ang RENI po ang ibig sabihin yan, recommended energy nutrient intake. Wow, ang galing. Very good naman si ma'am. Sino po ba yun? Hindi ko makita. Si Selena lang bahalang tumingin sa mga sumasagot sa atin. So, yung RENI po, kasi bibigyan niya daw ng ano, ng automatic slot sa next ano, sa next training natin. Yung mga very participative. So, tama po yun. Yung RENI, recommended energy nutrient intake, doon po binabase yung values. Alam niyo po ba na yung nutrition facts natin, mga expert po na galing sa
Food and Nutrition Research Institute, galing po sa aming opisina ang nag-compute niyan. So meron pong yeah, lahat ng values na yan ay kino-compute. Ngayon po meron tayong tinatawag na PDRI na. Iba na po, no? Yung RENI, nag-evolve, nag-level up na po siya. So ginawa na po siyang Philippine Dietary Reference tama ba ako? Celine, tulungan mo ako pag namali ako. PDRI. Philippine Dietary Reference Intake. Okay, ayun. Oo, ayun. So, Philippine Dietary Reference Intake na po tayo ngayon. Pero na-compute po yung mga values dyan na iba na po ano sa so may mga inayos po sila dyan. Okay. So, serving size. Ito po napakahalaga nun. Nakikita niyo po ba yun? Sabing ganun, ito yung bran cereal with nuts, 1 cup, 59 grams. Tapos dito naman sa kabila, yung bran cereal with nuts, 1.5 cup. So, di ba ganun ang nakalagay sa serving? Tingnan nga natin. So, yung mga serving sizes na yan ay resulta po yan ng food consumption survey. Ang ibig sabihin, tiningnan po doon sa pag-aaral during the survey, makita kung ito po kasi yung basihan, magiging basihan po yung consumption survey na yon, kung gaano lang po yung amount na madalas na recommended na serving para sa isang tao. Yan. Kaya tinitingnan po yan. So, may pinagbasehan po. Lahat ng nakalagay po doon, lahat po na nakalagay sa... Ma'am, pa-mute na lang po ha. Pa-mute na lang po ng mga ating mga audio. Ayan. So, yun nga po. May basehan po yung mga computation eh. So, lahat na nakalagay dun sa likod ng label nyo sa food consumption, sa nutrition facts, ay may basehan po yan. Okay? Ito po. Halimbawa, calories nakalagay dyan. Kung conscious tayo sa ating mga kinakain na calories, titingnan natin. Nako, ito palang kakainin ko na, kasi ito po ang naka-example dito. Sa biscuit po ito, yun o, nakalagay po. Serving size, dapat 28 crackers lang ang kakainin mo. So ngayon, pag kinain mo yung 28 crackers, makakakuha ka ng calories na 130. Tapos meron ka pang calories na galing sa fat na 30 kasi di ba parang may oil yon. So ngayon, pag kinumpit mo yan, yan lahat ang makakain, ang makukuha mo. Pero pag kinain mo yung crackers na limbawa, 14 pieces lang, kalahati lang ng serving size. Yun, mas lesser. So, magiging 65 lang yung calories mo. So, yun po yung interpretation yan. And then, ito yung percent training. Pag sinabi naman sa label na, sinabi na, ito mga pagkain na to, less ang fat, less ang sugar, less ang sodium. Ayan, may basihan po yan. Pag sinabing less, base po sa RENI, dapat 5% lang po ang nakalagay doon para masabi mong less. Kapag sinabi naman, oh, ito high in fiber, halimbawa, high in vitamin A, di ba may nakalagay sa label na kasi importante po ito bilang consumer tayo, ito po yung mag-guide sa atin para hindi tayo maloko, hindi tayo magkamali sa binibili natin, makuha natin yung sulit ng peso natin. So pag sinabing high, that is more than 20% po yun ng RENI. So yun po yung computation yan. Ito po, example ko. Halimbawa, namimili ka sa grocery, nakita mo may cereal A, may cereal B. Kung halimbawa ang after mo, tingnan ko nga, mataas pa ang fiber nitong cereal na to. Nakita mo sa cereal A. Pero ang serving niya, 1.5 cup. Tapos ang fiber niya, 28% daw. Doon naman sa cereal B, meron kang, di ba ang 3/4 cup, mas marami yan kaysa sa half cup. Kasi 30 grams na siya. Pero ang fiber niya ay 4%. So alin doon ang pipiliin natin? Cereal A. Very good. Ayan. Cereal A is a better choice. Kasi kung after ka, hindi ka naman after dun sa damit, but after ka dun sa nutrient. In terms of fiber, mas marami kang makukuhang fiber kaysa dun sa mas marami nga ang laman, pero 4% lang yung fiber. So that is a good choice. Cereal A. So ito naman, mga list of nutrients na kailangan na ilagay sa label, no? Ito po ay mandatory sa mga food manufacturing company na dapat ilalagay nila yung calories, ilalagay nila yung fat, ilalagay nila yung sodium, other vitamins, ayan. So, dapat nakalagay po yan, mandatory po yan. So, ito naman, meron tayong mga claim, di ba? Halimbawa, may nakalagay doon na ito, pag kinain mo ito, halimbawa, kung halimbawa sa glutathione, ito pag kinain mo itong food na to, puputi ka kasi may added glutathione. Yan. O kaya naman, ito sugar-free. Yan, may mga claim tayong nakalagay dyan. So, titingnan natin ang mabuti. Okay, may paliwanag kasi dyan. Pag sinabing fat-free,
na-mention ko sa inyo, dapat pag sinabing fat-free, less than 5 grams yung fat. So, titingnan mo sa likod, tingnan ko nga, ang fat, 0.5 grams lang dapat per 100 grams. Kaya tuturuan tayo magbasa ng label. Pag sinabing sodium-free, ayan, 0.005 dapat yung sodium na laman niya. Pag sugar-free naman, 0.5 per 100 grams. Pero pag sinabi naman na high, dapat 20% yan. So makikita mo rin yan sa values niya. Pag sinabing high, andun po yung computation sa likod. Meron din tayo mga health claims. Pag sinabing organic food, di ba ang dami-dami ngayon sa mga grocery, organic egg, organic ganito. Alam niyo po ba na hindi lahat ng nakalabel na organic ay totoong organic? Pag sinabing organic, strictly speaking, meron po siyang certification na nanggagana na kalagay na this item or this food product is organic. Hindi ka pwedeng basta-basta, teka muna, ito bebenta ko itong itlog, lalagyan ko ng label organic para mas mahal. Diba? Ganun ang ginagawa ng mga kababayan natin. Hindi lahat ganun. Pagka totoong organic, meron lang pong mga limited stores na nakalagay talaga organic and they have certification for that. So, yung mga claims naman, halimbawa ito, proven to significantly reduce cholesterol itong Benicol. Pag sinabing significant, proven, tingnan natin kung meron siya nakalagay na study ba. Ito ba ay meron siyang clinical study? Nag-undergo ba siya ng pag-aaral para masabi mong proven talaga siya? So, babasahin po natin ang mabuti yan. So, katulad niya, nakalagay lowers cholesterol up to 14%. So, tingnan natin ang mabuti kung tama po yan. Ano? I-check natin yan. So, yung mga claims na yan, dapat based po yan sa mga scientific study. Kaya nga, halimbawa, bumibili kayo ng gamot, bumibili kayo ng mga pagkain. Pag sinabi doon sa likod ng label, clinically tested. Yan. Ang ibig sabihin, nag-undergo siya ng pag-aaral. Pero pag sinabing no therapeutic claim, ano po bang ibig sabihin pag no therapeutic claim? Pag walang no approved therapeutic claim. Ano pong ibig sabihin nun? No clinical studies. Yes, tama si ma'am. So, pag sinabing no approved therapeutic claim, parang bahala ka. Kung bibili ka pa rin ito, kakainin mo pa rin ito, it's up to you. It's your choice. Kasi wala talaga siyang clinical studies. No? Pero madalas ganun ang kinakain natin. Ano? Wala. Kasi ganito lang naman po yun. Yung mga ibang mga food manufacturing company that undergoes clinical studies, syempre added cost po yun. No? So it will add cost sa mga product nila kaya nila nilalagay dyan. Pero yung mga hindi pa nakaka-undergo ng studies, pero kahit pa paano ay wala naman siyang ang tawag dito, wala naman siyang side effect or nakakadiklasya ng tao na nakalagay dyan, parang okay pa rin. Pero as much as possible, yun nga, pag properly labeled naman yan, nakalagay doon lahat ng mga ingredients niya na computed, okay po yun. So, meron po tayo, kaya po nauso yung front of pack labeling. Iba napapansin niyo ibang food items natin, halimbawa yung chocolate na nakalagay na sa harapan, na pag kinain mo tong M&M, halimbawa lang, may makikita mo na nandun yung ilang calories ba itong nakuha ko, ilang fat. Kasi ang hirap minsan, makita na mga consumer na sa likod pa, not yung ano niya, yung panel o kaya nutrition facts. So ngayon, hinihikayat na ilagay na siya sa front para mas mabilis ka agad makita kung ilan ang content ng pagkain. Ilan yung matamba ka? Ma'am, pa-mute na lang ha. So, ito po, yung nakalagay din po dito, ito yung sample ng front of pack natin, ano, agad-agad andyan. Each serving contains, halimbawa, 60 calories. Tapos, 10% ng Rene yun. So, yun nga ang sinasabi natin. So, ngayon, punta na tayo sa mga food items natin. So, meron tayong mga characteristics ng mga food items. Ayun, pag namimili ba tayo, kilala mo ba kung alin dito ang pork? Sige nga, alin dito ang pork? Nasaan banda? Nasa pinaka left po. Yung first left side. First left side. Ayun. First left. Ayun, very good po. Nasaan po yung chicken? Second to the last. Yan, ang galing niyo, ma'am. Thank you very much talaga sa inyo. So yung po. So yung first natin, ito yung pork. Ito yung second natin, ito beef. Yung beef, tama? Beef. Ito yung chicken natin. Chicken. Ito yung fish. Fish. Ayan. Ano kayang fish ito?
Salmon. Ayun, very good. Oh, yun. Para na rin. Salmon. Huwag namang sana salmon. Masyadong. Okay, huwag sana masyadong maingay yung ating audio. No? Okay, pero nakakatuwa na para tayo nasa klase. Okay, so ayan po, tama po. Kasi alam nyo ba kung bakit natin pinag-aaralan to? Kasi minsan pag pumunta ka sa palengke, alam nyo ba na naluloko tayo? Meron mga pagkakataon na sinasabi, di ba, ito talaga ang regular color ng pork natin. Pinkish dapat. Pero nakita nyo ba yun? Pag namamalengke tayo, di ba minsan yung nalilito ka na, yung kulay ng pork natin, kahawig na ng beef, tama ba ako? Di ba parang ganito rin kaitim yung beef, yung pork natin kasi nilalagyan nila yan ng food color. Oo, tapos para magmukhang beef, tapos ngayon lalagyan nila ng dagdag na presyo. Ay, ma'am, beef po yan. Pero pagdating mo sa bahay, oh, hindi naman pala beef pork pala to. Ayun. Kasi di ba, nakikita niyo sa mga palengke, meron pang ilaw-ilaw. So, deceiving yung ilaw na yon. Meron siyang reflection na ginagawa. Kaya dapat po, iche-check natin at aamuyin natin. Ang amoy po ng pork, more or less malalaman mo yun, pero ang beef mas matapang, mas maanggoh, di ba? May iba siyang karakteristik, may iba siyang amoy. So, yung chicken, titingnan natin yung chicken kung wala siyang mga itim-itim, no? Yan. So, ito na, tingnan na natin yung ating ano. Ayan. So, dapat yung beef or pork, dapat wala siyang bad odor. Kaya inaamoy natin yung ting. Kasi kung matagal na nakastock yun, di ba nakikita niyo sa palengke, may electric fan lang. Mali po yun. Ang pagkain po, hindi po dapat magstay sa room temperature more than 2 hours. Pag nakalagay yan dyan, minsan may mga langaw-langaw na, meron na siya mga mga dust na galing sa labas. Hindi mo alam, baka may bacterial growth na yan. So, kailangan po, kung tutuusin, mas maganda po kung sa grocery kasi, or supermarket kasi, di ba, nakikita nyo malamig, covered, no? Meron siyang glass, no? Pero sasabihin natin, naku, mas muro sa palengke, pero tingnan natin, ano ba ang risk natin doon, no? Tingnan natin. Okay, so dapat yung beef mas bright red color, yung pork mas lighter, mas pinkish, yan. Tapos tingnan natin yung hibla, no? Minsan, baka naman ang binili mo, di ba, pag katulad ako, pag pumipili ako ng liyempo, yung hindi po masyadong matapa, di ba po ang liyempo, nag-o-overlap yung taba at saka yung lean meat niya. So piliin nyo mo yung mas maraming lean kaysa sa taba. Yan. Yung isda din, ganun. Minsan meron tayong pagkakataon ng mga isda natin. Alam niyo bang ginagawa ng mga tindero? Binababad nila yan sa balde na meron siyang anyel. Alam niyo yung anyel, yung ginagamit sa paglaba? Para po, halimbawa ito, tinransport yung fish natin galing pa pala sa Malabon na botas na dalhin sa Metro Manila, halimbawa sa Taguig. Tapos, mapula na pala yung, ano niya, yung mata niya. Pag nilublob pala sa anyel, imbald tubig na may anyel, nawawala ang sore eyes, nagiging fresh. Kaya pag tiningnan mo, parang fresh ulit. Ayan. Kaya nakakatakot po kasi maaari tayong maloko. Tapos, di ba, nilalagyan nila ng formalin. Yung iba naglalagay ng formalin para mas matigas pa yung isda. Alam niyo po ba yung ano ng formalin? Hindi mo pala siya, kasi ako po nabiktima niya ako. Hindi mo pala siya maaamoy, not unless na iluto mo na yung isda. Katulad po sa akin, sapsap po yung nabili ko, fresh to fresh, ang mahal pa, di ba, mas mahal pa nga yung sapsap sa mga tilapia, ganon. Pagdating ko sa bahay, nung niluto ko na, nangamoy na ang baho-baho. Kasi nag-react na yung formalin dun sa heat. No? Tapos makikita mo yung isda, unti-unti na siyang nawala sa ano niya, sa skin. Yung ano ba, nahulog na siya dun sa pinik niya. Unti-unti nang nawala. Ayun. So, yun po yung mga reaction. Kaya titingnan natin yung pinagbibilihan natin yung mga sources natin. Dapat pag bumili po tayo, intact pa, no? Meron kasi mga nabibili dyan. Minsan yung mga dilis, wala ng ulo, yan, mas mura daw. Pag wala ng ulo, ganun din naman sa mga seafoods natin. So, tingnan natin, dapat intact pa yan, mas firm, matigas pa. So, yung mga crabs natin, huwag tayong bibili ng mga, halimbawa, tahong, mga shells na yun, open. Sabi ng iba, ay, open mang binibili ko kasi buhay pa, mali po. Dapat po closely, naka-close pa siya kasi ang ibig sabihin yan, hindi pa siya makakontaminate. Once na open na yan, yung mga shell na yan, baka contaminated na yan. Kaya nga yung mga tahong natin may red tide, no? Baka contaminated. Yung mga hipon din, dapat may ulo pa kasi pag tinanggal mo na yung ulo na yan, mas prone siya sa bacterial growth. Baka makontaminado siya ng
bacteria. Ganon din ang mga crabs natin. Dapat intact pa yung mga galamay niya, no? Ayan. So, egg. Ayan. May tanong po ako sa inyo sa egg, at sagutin niyo po ako. Pagka bumibili ba kayo ng egg, pagdating sa bahay, hinuhugasan niyo bago ilagay sa ref? Hindi po, dinediretso ko na po. Hindi po. Hindi na po. Before pagluto na lang po hinuhugasan. Ayan. Thank you, thank you. Okay. So ngayon, another question. Pero sasagutin ko yan later on. So, another question. Yung egg ba, pagka nilalagay nyo sa lalagyan, ano, anong itsura ng, ano, ang tawag na to? Position. Nasaan yung matulis? Nasa ilalim po. Sa ibaba po yung matulis. Ibabaw. Yung sa taas. Round part sa taas. Yung matulis sa baba. Matulis okay. Sa baba. Ayan. So may mga tanong. Okay. May mga tanong ako sa inyo, di ba? Okay. Ang kasagutan niyan, nandoon sa susunod na lecture, nandoon sa food storage. Kaya umattend kayo ulit dahil nandoon na. Oh, di ba? Kasi okay, ganito. Ma'am. Ang kadugtong kasi ng food buying is food storage. Ayan, di ba? Pagkatapos mong mamili, di ba, i-store na natin. Ngayon, yung mga tanong ko sa inyo, merong bearing yan. Kung tama ba ang practice nyo, hinuhugasan ba o hindi? Yan, may masasagot yun doon sa food storage natin. Ang position mo ng egg, tama ba ang paglalagay ko? Matulis ba ay nasa ilalim o nasa taas? Okay? Yan, nasagutin yun doon sa next lecture. Kaya umaten kayo ulit, ha? Yes! Okay. Yes. Ngayon, ito naman na egg natin, 'di ba? Pagka pumipili tayo, dapat mabigat, no? Mas mabigat ng konti kasi pag more or less naman malalaman mo 'yung pag sobrang gaan, ano na 'yon, sira na 'yon. Tapos 'di ba, ang way of checking ng egg natin, tinitingnan natin sa ilaw kung malabo na 'yung egg, ibig sabihin na basag na 'yung egg yolk. Hindi na po siya fresh. No? Tapos wag tayong bibili ng minsan alam niyo na encounter ko mayrong mga nagtitinda na crack na yung egg, sabi, "Ma'am, mura po ito kasi pang leche flan niyo na." Ayan. Ang hindi niyo po alam, ang egg napaka delikado. Fragile. Oh, hindi, aside from fragile, napaka delikado na in terms of salmonella. Salmonella. Yes, salmonella. Yes, ang galing ng mga participant ko. So ang ibig sabihin, susceptible siya sa bacteria. Yes, katulad na lang ng commonly known na salmonella. So pag once na open na 'yan, talagang hindi na dapat 'yan binebenta kasi 'di ba, malay mo ilang oras na nakatenga doon yung itlog, no? So dapat po tinitingnan natin 'yan. May pagkakaiba ba sa sustansya ang brown sa puti? Yes. Ano naman? Yes. Organic. Ano naman? Brown. 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 Brown is organic. Okay. Sige, tapos na. Ngayon, ang pinaka-ano dyan, ang paliwanag dyan ganito po, no? Hindi po nangangahulugan na pag brown ay organic. Hindi po nangangahulugan na pag brown mas masustansya. Yan po ay nag-iiba lang, depende po dun sa breed ng chicken. So meron tayong mga chicken na naglilay siya ng brown, iba naman naglilay ng white. Pero in terms, ito po, scientifically, sa aming pag-aaral, may analysis po kami dyan. No? May ginawang analysis. Pareho po ang protein content in terms of yung mga egg na yan, regardless of the color of the shell. Pare-pareho po ang protina, pare-pareho po ang makukuha mong vitamin A because of the yolk. May vitamin A doon sa yolk, iron, maraming sustansya. So pare-pareho po yan. Wala pong pinagkaiba doon sa ano, sa ating shell. Ganun. Ma'am, may question po ako. Yes po. Ay, ma'am, mamaya tayo mag-question. Pwede ba? Ay, sige. Ay, sige po. Basta wag niyong kalimutan yung question niyo, ma'am, ha? Ah, yes, sige po. Sige, wag niyong kalimutan para kasi may open forum tayo para ma-record din sila. Okay. So ngayon, yung in terms naman sa egg, meron tayong, 'di ba? Kainin mo tong hilaw ng egg, isama mo dun sa Sprite o kaya sa Sarsi para mas masustansya. Alin ba mas masustansya? Yung luto o hilaw? Na egg. Upo. Yung luto po. Ang hilaw. Oh, yan, 'di ba? Meron tayong sinasabi mas masustansya daw pagkahilaw mong kinain. Hilaw. Okay, ganito po ang paliwanag.
Yan. Wala pong kinalaman ang paghilaw o luto ang sustansya. Pare-parehong sustansya yan. Ngayon, ano ang delikado doon? In terms of hilaw, baka may salmonella. Salmonella. Yes. Mas maganda po ang digestibility, mas madaling ma-digest ang luto kasi naluto na siya, no? So mas maganda po, huwag tayong kumain ng hilaw, mas kailangan luto ang itlog na kakainin. Okay po? Maliwanag 'yon, ano? So punta na tayo sa root crops. So yung mga root crops, sino po dito ang mahilig kumain ng mga kamote, yan, mga ube, gabi, yan. Po, me. Oh, yan. Yung mga mahilig po kumain ng mga gabi, ube, yan, i-include natin yan sa diet natin, include natin sa pinamimili natin yan. Kasi meron po kaming study tungkol sa mga root crops na nakakapagpababa po ng cholesterol, nakakapagpababa po ng blood sugar, mape-prevent po yung stroke, yan. Yung mga sakit, no? Lalo na cancer. Nakikita niyo yung sa picture natin, ito violet, maganda po yun, ang taas ng antioxidant. The more na may color yung kamote, ay mga ube, kamote, violet, o kaya naman yellow, ayan, mataas po ang mga antioxidant niyan. Yung orange kamote natin, mataas ang vitamin A niya. Okay? So, mas magandang bilhin natin yung mga ganun. Vegetables, dapat po pag namimili tayo, di ba, wala, pwede pong pa-mute nung audio na may kumakanta. Ayan. Thank you. So ngayon, yung gulay naman natin, di ba ang binibili natin, walang mga kagat-kagat, wala siyang mga defect. Dapat good ang color, tapos hindi siya yung lantana, no? Pero ngayon na iba na, no? Dapat pagbibili ka daw ngayon ng mga gulay, dapat merong kagat. Alam niyo ba kung bagat? Kasi pag may kagat, aha. Organic. Ayun. Hindi naman exactly organic, no? Pag ibig sabihin lang, pagka wala siyang kagat, ibig sabihin hindi gumamit yung farmer ng insecticide or pesticide. So, meron siyang mga insects na kumagat, pero wag naman po yung kalbo na yung dahon, ano? Yung may natira pa naman ng konti. Kasi maganda rin yung may kagat-kagat, ibig sabihin less ang na-spray sa kanya. In terms of mga gulay natin, it applies also dun sa fruit natin, ano, right degree of maturity. Dapat po matured talaga kasi baka hilaw pa siya, kinuha siya, tapos nilagyan pala siya ng kalburo para mas ma-speed up yung pagkahinog. So mali po yun, ano, hindi po magiging maganda ang lasa. Okay? So next natin ay fruits. Yan. So kailangan po bright colored at matured talaga. Tapos maaamoy mo yung aroma, no? Pagka bumili ka ng mangga o kaya ng apple, amuyin mo. Tapos pag bumibili kayo ng apple, tingnan nyo dito o dito nakalagay yan. Kung yung apple nyo green pa yan o kaya fresh pa yan, hindi yan matagal na nasa storage. Yun po yung basihan natin. Tapos, timbangin, i-gauge mo sa timbang. Kung mas mabigat pa yung, di ba, dalawang apple ang pinipili mo, alin kaya ang mas magaan dito o mabigat? Yung mas mabigat ang pipiliin mo, meaning juicy pa siya kaysa dun sa isa. Ganon din sa mga oranges. Kasi di ba, ang prutas natin ngayon matagal sa storage. Tapos, ang ginagawa po ng mga mga kababayan natin na nagtitinda, nilalagyan nila ng wax para po hindi siya madaling masira. Pero ang nangyayari, nawawala na yung juice niya. So pag kinain mo, di ba may mga nakakain tayong ponkan, pagka binuksan mo, wala nang dry na. Ganun din sa apple, malabo na, hindi na siya yung ma-crispy, no? So ibig sabihin yan, matagal na sa storage. So yan, nabanggit ko na sa inyo, dapat heavy and juicy siya. Tapos yung good color assurance po yan ng hinog sa tama ang pagkahinog. Rice and cereals, ayan. Kung sa karinderya, canteen, restaurant, o kaya may hotel tayo, or ayan, sa bahay, kailangan natin na mag-shift na, no? Kung rice natin ay white, nire-recommend natin as nutritionist, nire-recommend namin mag-shift na tayo sa brown. Ayan. Dapat po ngayon, ang ino-offer may option, hindi lang white na rice, pero may brown rice. Bakit? Meron pong scientific studies na ang brown rice ay maganda po sa katawan. Bukod sa mataas po ang fiber content niya, hindi ka agad tataba. Kasi nga, di ba, mabilis ang busog niya, satiety value niya. Tapos mataas ang antioxidant because of the color, lalo na yung brown or black man yan. So yun po, mas maganda po na nagsishift tayo. Okay? So corn, dapat pag bumili tayo, dapat yung green pa, fresh na fresh pa rin siya.
So ngayon tingnan natin. Meron kasi mga corn na, 'di ba, ang tawag sa kanila ay BT corn, yung matamis na corn. So iyan po ay ibig sabihin product ng biotechnology. So may mga ginawa po diyan pa. Oh, ha? Ano po 'yun, ma'am? So meron tayong mga corn na 'yon. Gawa sa ano kaya mas sweeter ang lasa niya. Yung beverages naman natin mas 'di ba? Tingnan natin yung mga coffee natin, chocolate. Sa coffee ba sino dito ang mahilig uminom ng kape? Ayan. Ano po bang iniinom natin? Yung instant o yung ground? Yung ground. Brewed coffee. Yan. So mas okay classic. Po. Classic yun, parang instant po yun, ano. So mas maganda po according sa mga studies, mas okay na bibilhin natin yung brewed, no? Bili tayo ng ano ng giniling na kape kasi mas masustansya po yun, mas mataas ang antioxidant kaysa dun sa instant, no? Mas lesser yung antioxidant niyan. Tapos pag umiinom tayo ng kape, wag naman pong sobra, wag po more than 4 cups a day, no? Kasi meron tayong mga coffee addict na tinatawag kasi because of the caffeine, ano, masama po yun sa katawan yung caffeine. Ano rin po yun, nakakabawas ng paggamit ng mga ibang sustansya, no? Yung chocolate, maganda rin po yan kasi meron siya mga added antioxidants na nakakatulong. So amuyin natin, baka naman rancid na yung tsokolate, matagal na pala dyan, nakatago, o kaya sa tindahan matagal na nakastock, tapos nabili mo. So dapat kine-check natin yan lahat. Okay? So powder juices, dapat hindi natin ito masyadong binibili, no? Mas maganda kung ang juices natin ay yung fortified, for example, na mga fresh. Tapos gumawa tayo ng sariling juice natin. Halimbawa, season ang dalandan, magawa ka ng fresh juice na dalandan. O kaya kalamansi, o kaya naman, di ba minsan may season ng kamyas na huhulog na yan sa lupa? Gumawa po kayo ng kamyas juice, napakasarap. Ang gagawin nyo, i-blender nyo lang, lagyan nyo siya ng asukal, tapos lagyan nyo ng yellow. Napakasarap niya. Mataas pa ang vitamin C. Okay? So sa sugar naman, ang madalas na ginagamit natin, ano ba? What? Puti o brown? Brown po. Brown. So pag brown kasi, ang ibig sabihin yan, mas less po ang, hindi siya na-refine, no? Ibig sabihin, mas marami pa siyang makukuha kang sustansya in terms of carbohydrates or calories, no? Pero yung puti, nilalagyan kasi nila na ng ibang substance para mas pumuti. So mas delikado yun. Sa ibang lugar, nakikita niyo yung example ng sugar dito, ganito. Sa ibang bansa, no? Ganito siya, naka-crystallize, ano siya, naka-cubes, no? So, depende po yun. Mas maganda po sa atin kung brown or yung mas kubado na tinatawag. Ma'am, gusto yes po. Ma'am, sabi, mas masustansya daw po yung coco sugar than mas kubado. Is it true, ma'am? Ma'am, i-reserve mo ulit yung question mo, ha? Kasi, ayoko po. Ma'am, huwag mong kalimutan yung question mo. Babalikan natin yan. Para meron tayong open forum talaga. No? Ayos, para, ma'am. Para ma-record din namin. Yes, ma'am. Okay. So, pagdating natin sa milk, meron tayong, huwag tayong bibili, lalo na yung mga milk products na mga powdered milk, huwag tayong bibili sa palengke ng mga kinikilo-kilo, ha? Dapat po properly labeled. Alam niyo ba kung anong nangyayari? Baka why? May cross-contamination yun. May iba kaming participant ang sinabi ni, ma'am, accidentally po pumunta ako sa palengke. Bumili po ako sa divisoria nga yata siya bumili. Powdered milk. Yung pala, ginawa niya sa cake niya, no? Yung pala, hindi umalasa yung cake niya kasi yung powdered milk niya may halo ng cornstarch. Kasi nga, di ba, para mag-yield ng marami, naghahaluan. So, meron siya mga cross-contamination. At the same time, hindi mo alam yung mga handler. O tama ba, naka-gloves ba siya? Nung tinitimbang niya ba, nire-repack niya ba yun? Malinis ba yung pinaglagyan? Malinis ba yung kamay niya? So, mas maganda po na naka-label na. No? Nasa isang lalagyan may properly label, may expiration date. Ayan. Kasi mahirap po mag-grease. No? So, yan ang nabanggit ko sa inyo, yung powdered milk na yun, baka may contamination. Ngayon, meron tayong fats and oils. Ano bang pagkakaiba ng fats sa oil? Pareho ba yun? Pag sinabi nating fats, ito yung solid. Solid. Yes, tama. Pag nasa room temperature, yun nagiging solid yan. Solid. Yung oil naman natin, ayan. Liquid. Yan. Yes, meron tayong iba-ibang klase ng oil, di ba? Meron tayong olive oil, canola oil, peanut oil, coconut oil. So, alin ba ang madalas na ginagamit niyo sa pagluluto? Vegetable oil. Coconut oil.
Ayun. Yes, nakalagay doon sa label vegetable oil. Pag sinabing vegetable oil, yan po ay coconut oil. Yan, ano po? Yes. So among the oil, yan po ang pinakamaayos na oil na gamitin natin. Kasi mataas po yung, in terms of, meron tayong tinatawag na fractionation. Yung pagka niluto mo, hindi siya masyadong naglalagay ng smoke. Yan. So kaya niyang gamitin sa pag-deep frying, unlike ng olive oil. Ang olive oil ginagamit lang natin siya sa mga salads, no? Hindi ginagamit ang olive oil sa pang-deep frying. Okay? Kasi minsan baka sabihin natin pag sinabi natin na pag olive oil ginagamit, ito healthiest oil ito, ganun ang konsepto natin. Naku, gagamitin ko nga pang prito ng fried chicken. Ginagamit lang po yan pang stir fry and pang salad. The rest of the oil, katulad na lang ng mga canola o kaya naman yung palm oil, ayan. So medyo mahal pa ang presyo niyan. So bakit hindi na lang tayo dun sa coconut or sa vegetable oil? So marami pong mga studies na ginagawa na yung coconut oil, mas marami ang benefits niya. Kasi yung coconut oil, meron siyang lauric acid, meron siyang mga antibacterial, ayan. So sa in terms of cooking, mas maganda po yun. Okay? So yung mga solid naman natin na fat, di ba may iba tayo, may butter tayo, meron tayong margarine. So alin ba mas ginagamit natin, margarine o butter? Margarine. Butter. Ayan. Kasi yung margarine mas mura kumpara sa butter. Pero magbasa tayo ng label, basahin natin ng mabuti. Kasi minsan yung mga margarine may nakalagay. May nakalagay dyan, hydrogenated. Yan. Pag nakalagay dyan ng hydrogenated na fat, ang ibig sabihin nun, meron siyang nilagay na hydrogen. Kasi bakit nilalagay ng hydrogen? Para po hindi siya... Hindi siya madaling matunaw. Ngayon, ang problema niyan, yung hydrogenation process na yan, maaaring, pamute naman po, ayan. So, maaaring yung hydrogenated na yan, hindi po siya, nilalagay po yun ng mga manufacturing company to keep their product in a proper form, no? Pero ang problema niyan, sa pagkinain naman natin, kasi process yun na nag-a-add ka ng hydrogen, so, ang problema baka mag-cause ng cancer, lalo na pag nag-interact with heat o kaya sa init. No, alba, naku, magsasangag nga ako, lagyan ko ng margarine. Di ba? Pinamprito mo si margarine, nilagyan mo. Ngayon may mga reaction yan, may chemical reaction. Kaya mas maganda, at saka yung in terms of chemistry, no, yung margarine, pag tinignan mo yan, one molecule away from plastic. Napansin niyo ba, dati noon, yung mga margarine natin, iba ang lasa, parang amoy plastic. Kaya ngayon, di ba, nilagyan nila ng iba't ibang flavor. Merong garlic, merong siyang chocolate, gano'n. Nilagyan ng added flavor para ma-mask off yung amoy plastic niya. Kaya mas maganda po, though mahal nga ang butter, mas maganda mag-shift tayo, no? Meron naman gano'n. Kasi yun ang problema. Depende po yun sa label. Meron namang mga margarine na kung hindi hydrogenated, okay po yun. Okay? Next, yung mga dried seeds and beans natin, ito, parang last slide ko na to, no? So, ito po, pag bumibili tayo, include natin to sa ating mga market list, no? Kasi mas maganda ang may mga dried beans and nuts tayo sa ating diet kasi mataas din po ang mga vitamins and minerals na binibigay nila. And then, in terms of protein, pareho siya ka, parang pwede mo siyang nasabi na kapareho na lang din siya ng mga meat natin. So, pwede siyang pamalit sa meat natin kasi mataas ang protein content. So, halimbawa, para mas makatipid tayo, yung munggo, lagyan mo lang ng mga 1/4 kilo ng baboy. Ayan. So, nasarapan na yan, may sabaw na siya. So, yun po ang sinasabi natin kasi nakalagay yan sa guidelines natin na mag-consume tayo ng maraming nuts and seeds. Okay? So, yun na yung pinakalas ko. So, thank you very much. Ngayon, open na tayo sa ating open forum. So, may mga tanong, one at a time lang po ha, para wag tayong sabay-sabay para makapture din namin yung questions nyo. Kasi recorded, nire-record din namin to. So, sino po ang unang magtatanong? Mama ko po, pwede po. Sige po. Sino, mama, pakilala nga po kayo. Ma'am, ako po si Criselda Reyes. Dietitian po. Dietitian po ako sa Ospital ng Tondo. Nanonood po ngayon right now. Ang galing po. Sige ma'am. Yeah. Thank you po. Thank you for attending ma'am. So ano po yung question natin ma'am? Ay ma'am, interesado po ako regarding po dito sa barcode po.
Kasi ayun. Po nabanggit po ninyo na kapag Philippines, ang umpisa po ng digit niya is 480. Okay. Eh ma'am, hindi ko po kasi nasulat yung sa China, yung sa Korea, tsaka sa US. Pwede ko po ba ma'am malaman? Ah, ganito po yun, ma'am. Ano, kasi hindi, actually ma'am, na-encounter ko lang din. So, hindi ko memorize lahat ng country. Kung yes, ano, ma'am. Ano, kasi basta ang tinandaan lang natin. Yes, yung ma'am. Philippines is ang naka-assign sa kanya ay 480. Yes, ma'am. Oo, tapos po, yung Taiwan 47. At Taiwan, ma'am, 47. Opo, oo. Kaya, katapos, ma'am, ganito, para ma-countercheck niya, pag nag-grocery kayo. Yes, ma'am. Oo, pag na, para... Ay, nawawala. Oo, nawawala ba ako? Ayan. Nawawala, ma'am. Ayan, pagka nag-grocery... Hello. Ayan, nawawala ako? Hello? Hello, ma'am? Hello? Nawala po ba ako? Ma'am, okay naman po. Ah, okay. Baka kay ma'am, baka kay ma'am lang na internet. Ngayon po, ma'am, para ma-countercheck niyo pag nag-grocery po, kasi ang ginagawa ko ganito. Pag nag-grocery ako, punta kayo dun sa may mga international na section. Tingnan niyo kung, yun, tingnan niyo. Kasi ang natatandaan ko, yung Thailand at saka yung Korea, nasa number 8 ang start. Okay, ma'am. Doon kayo tumingin kayo sa barco. Tapos yung mga, halimbawa, mga US, US. Merong 9, may 7. So, nagbabari po yan. So, tingnan nyo okay. lang. Oo. Pero okay. ang China po ay 6-9. So, yun lang mga natatanda ko. 6-9 ang China, ang Philippines 4-8, and Taiwan 4-7. Yun po. Yan. Okay po. Okay, okay ma'am. Okay. Thank you po. Thank you din. Next question po. Ma'am, question po. Yes po. Sino po ito, ma'am? Si Nona po. From, ano po? Freelance pong dietitian. Saan? Dietitian din kay saan, ma'am? Freelance po. Ah, okay. Ah, okay, okay. Sige po, opo. Opo. Ma'am, question lang po, kung sa coconut oil, hindi po ba mataas ang saturated fat nila? Ay, ganito. Very good question, ma'am. Sige, magandang ipaliwanag yan, ano? In terms okay. of coconut, yung saturated fat, di ba? Meron tayong tinatawag, para sa kaalaman din ng lahat, no? Meron tayong tinatawag na saturated and unsaturated fat. Pag sinabing saturated, ito po yung hindi masyadong healthy. No, health, hindi siya helping fat. Unsaturated, ito po yung mga healthier option ng fat natin. Ngayon, sa in terms of analysis, yung coconut natin ang nakalagay sa kanya saturated talaga, no? Because ang paliwanag po diyan, saturated na siya pero healthier option pa rin siya kasi di ba kakaiba po yung chain niya, 'di ba? Yung MCT niya, yung tawag dito. Meron po siyang, sa chemistry, meron po siyang chain na tinatawag. So, ang coconut po, kahit na nakalagay dyan saturated, mas healthier pa rin po siya. Kasi ang paliwanag dyan, galing po siya sa plant-based. Yan. Pagka unsaturated, di ba kadalasan saturated fat come from animal sources? Animal. Oo, katulad na lang ng mga meat natin, mga internal organs. Ngayon, yung ang plant-based natin, unsaturated. Except lang sa coconut. Saturated ang nakalagay sa kanya kasi kakaiba yung chain niya. Pero ang paliwanag po dyan, healthier pa rin siya because plant-based pa rin siya. Okay po? Okay lang po ba yun sa mataas ang cholesterol? Siyempre man pagka-elevated na ang cholesterol natin, siyempre pag ang paggamit mo in moderation. Okay po. Oo, in moderation. Tapos ma'am, merong kaming study, ang FNRI merong study na ginawa in terms of coconut naman yung mga, di ba mga Bicol region gumagamit ng gata, no? Opo. So, tiningnan kung ang gata ba ay nakakapagpataas ba talaga ng cholesterol. So, according to the study, hindi po siya nagpapa-elevate ng cholesterol level. Thank you po. Okay, thank you din. Oh, next. Hello po, ma'am. Good morning po. Sige, sino si po muna? Si Lani po. Oh, Lani. Yes from, po. Saan po kayo, ma'am Lani? From the province po, Sabar. Nutrition coordinator po. Ah, okay. Ang galing. Okay. Ask mo lang po, if there's a study between the brown rice and the black rice, ano po ba yung, same content lang po ba sila na in terms of nutrients sa brown at saka sa black. Kasi medyo dumami po yung black rice namin ngayon. So, okay po yung black, same sa brown rice, it's better to recommend din po siguro ng black. Okay. Sa province niyo, maraming black na rice. Saan nga ba ang province niyo, ma'am? Ulit? Sa Samar po. Ah, Samar. Ganito yes, po yun. Ano, ang paliwanag po natin,
Ang brown rice po is not a different dito. Hindi po siya nag hindi po siya another variety of rice, no? Ang brown rice is not a another variety of rice. Brown rice ang ibig sabihin unmilled rice siya. Kaya siya naging brown kasi 'di ba hindi masyado natanggal yung ipa niya, yung bran, no? So yung black rice, in terms of black rice naman, ang nangyayari siya ay variety. Variety of rice. Kaya, di ba, meron talagang black, meron talagang red rice, no? So, in terms of antioxidant, mas mataas ang antioxidant doon sa mga matataas ang color. Katulad ng black, at saka yung brown natin and red. Pero yung brown natin na rice natin, parang, ano lang yan, isang variety lang ng rice yan, pero unmilled kasi siya, kaya siya naging brown. Okay? So, mas okay, pareho po siyang okay. So, pareho po siyang okay na gamitin. So, black rice, kasi ganito yun, maaari yung black rice pero refined naman siya or milled siya. Pero nagkataon na inherent na sa kanya yung color niya. Talagang ang variety niya ay black na talaga siya. Kasi yun talaga yung variety niya. So, meron siyang antioxidant. Okay po. Thank you, ma'am. Okay po. Okay, next po. Hi po. Good morning. Yes po, ma'am. Good morning po. Ay, ma'am. I'm Janine po, ma'am. Freelance dietitian po dito sa Cebu. Ay, okay. So, ma'am, may ask lang po ako regarding sa ano, canola oil. Oh, yes po, ma'am. So, is it safe? Kasi may ano na sinabi na it's not safe to use po kasi may ano po siya, GMO. Ayun. Ganito yun, ma'am, ano. I cannot say exactly kung hindi ba siya safe o ano. Kasi wala tayong ebidensya na may study nga ba na nagsasabi na GMO ba siya. Ayun. So, ganito lang yun, ma'am. Ano? So, maraming existing oil sa market. Yun nga, canola, palm oil. So, hindi po na, yan po ay mga sabi-sabi. Not unless na merong proven na study na magsasabi talagang galing-galing sa GMO. Pero, to be safer, mas maganda po na vegetable oil that is coconut oil na lang ang gamitin natin. Okay. Di ba po, mas mahal, in terms of price, mas mahal pa mga canola, mas mahal pa yung iba pang oil natin. Okay po. Okay po, thank you. May tanong po ako. Yes po. Sino po ito, ma'am? Si Ninya Passion po sa BJMP po. Ay, okay, ma'am. Ang tanong ko lang po, okay po ba yung mga tackled na oil? Ano po ba yung proper na storage po talaga ng oil? Ma'am, okay. Ang tanong nyo, tackle na oil? Opo, yung sa mga palengke po, ganyan. Oo, retail, okay. Ma'am, ganito po, yun ano po, hindi po namin nare-recommend yung mga tingi-tingi. Bakit po? Hindi po natin alam, ma'am, baka po yan ay may kontaminado na or cross-contamination na nangyari. Yung pinaglalagyan niya, una muna plastic, baka hinipan yung plastic. Tapos, ma'am, minsan alam niyo ba yon? Yung mga oil na tinakal, hindi mo alam, baka used oil na siya. Yes, ma'am. Yan. So, mas maganda po kung bibili po tayo yung nakabote, sa supermarket po kasi yung naka-label, ma'am, naka-close, properly labeled yan. Tapos, di ba, nakasarado pa siya, may expiration date. Ayan, okay, ma'am. Ako, kami po, ma'am, hindi talaga namin nire-recommend na ano, kasi may risk po na mangyayari sa atin. Although, mas mura ang takal-takal. Ako, ano po? Ma'am. Pero, ma'am, pero ako naintindihan ko kasi nag-lecture na kami sa BJMP. Ang concern natin dyan, yung pressure, because you are feeding the person na ang budget nyo ay limited. Limited opo. Lang po. Yes po, opo. Ma'am, pero po, ang worry natin dyan, yun nga po, yung baka po used oil na yan, baka pangalawang gamit na. Diba, ang ginagawa po kasi meron sa existing sa market na used oil, binibili nila sa mga fast food, tapos sinasala lang nila, ilalagay nila sa bote. Ganun po ang ginagawa nila. So, yun lang po yung takot ko, ma'am. Baka kasi po makontaminado na siya. Okay po, thank you po. Next po, meron pa po. Hello, ma'am. Yes po, ma'am. Lenny De Vera po. I'm working in a private ma'am, company. Ma'am, may tanong ako. Pero head po ako ng Foodcom. Hello? Hello, ma'am. Hello? Wait lang, ma'am, ha. Si Ma'am Lenny muna po. Yes, ma'am. Question ma'am po lang po regarding sa yung sa color po ng egg. So, tama po ba na sabihin natin na yung white is the same, mas healthy siya or the same lang siya sa colored na brown egg. So, para mas makatipid, yung bibili na lang natin is the white.
Ayan. Okay po, ma'am. Ma'am, opo, as I have said earlier, wala pong bearing yung shell niyan, yung color ng shell niya in terms of nutritional value. Because we have an analysis dito, meron kami tinatawag na food composition table. Ang analysis po niyan almost the same in terms of protein. Ayan po. Tapos yung vitamin A naman po doon namamatter doon sa egg yolk. So hindi po doon sa shell. Ang color ng shell binibigay yan because of the breed ng chicken. Yan po. So wala po siyang kaya okay din po kung kasi ang nangyayari sa atin sa market parang sabihin ng mga tindero mas mahal kasi brown. Organic yan, ganun pa. So mas conscious po sa health yun yung brown. Yes. Okay. Ma'am, hindi po. Wala po siyang in terms of analysis. Ayan po, pareho po siyang masustansya. Ang okay, thank you po, ma'am. Okay po. Next po, sino po yung si ma'am yung kanina? Ma'am, may tanong po ako. Yes po. Ma'am, regarding po doon sa, ma'am kasi di po ba, sabi niyo po yung mga takal-takal na mantika, hindi po, baka hindi siya sigurado. Yung regarding naman po doon sa mga takal-takal na mga asukal, na mga flour, ganun din po ba yun? Ay ma'am, okay. Di ba po na-mention ko kanina sa inyo yung gatas, natakal-takal, yung arena, opo, mga cornstarch. Katulad po kami, ma'am, hindi po namin nire-recommend yun, ma'am, kasi minsan nga baka kontaminado na. May kukuwento na ako sa inyo. Meron po kaming demonstration na ginawa, cooking demo. Tapos po, yung nag-invite po sa amin, ang binili niyang, inimbita kami mag-demo sa TV, sa Channel 7 yon. Tapos po, ang ginawa nila, sinabihan na namin na ang bibili na arena at saka cornstarch na yung nakalagay sa pack na properly labeled. Pagdating nila sa amin, kasi dito kami nag-shooting, pagdating dito, ang binili yung takal-takal na arena at saka takal-takal na cornstarch. Alam nyo ba, yung ginawa po namin, hindi po umalsa. Hindi po naging maganda ang product namin lagpak. Kasi nga po, binibili natin takal-takal, di ba nakikita niyo medyo maitim na, baka hindi po malinis yung pag-repack niyan, at the same time, baka may contamination na po. So, mas maganda po nakapack at may properly labeled po, may expiration date. Di ba pag nakatakal, may expiration date ba? Wala. Diba? Oh, baka nung isang taon pa yun, nakastock lang doon, hindi nabenta, andun pa, nakasabi pa. So, yun okay. Po yun, ma'am. Okay? So, wag po natin bibilhin. Okay na po. Thank you, ma'am. Thank you po. Meron pa po bang tayong question? Nasa sa aking boss na si Celine ang kung tama na ba ang question o hindi pa? Okay po. Okay pa? Okay pa. Meron okay. pa pong question. Ma'am, meron po dito nag-type si Ma'am Selma. Okay po. Ano po ang standard format ng expiration date? Ayun. Di ba po ang sinasabi natin para hindi sana kasi yun nakakalito minsan, inuuna muna nila yung month bago yung day tapos yung year. Di ba ang dapat talaga day muna, month and year? Celine, sa recommendation natin? Yung sa FDA po, ang format po nila is kasi yung mga sa abroad po, yun po yung day, yun yung nauuna yung day, kaya minsan nalilito. Pero dapat po, alam ko po sa FDA, month, day, year. Okay. The day po, month, and then the year. Sa FDA po, ma'am? Yes, I do work at Food and Drug Administration. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Assistant Jiang Kaya. Ma'am, ano nga po ang ibig mo sabihin? Month muna bago year and day. Day ma'am. Day muna, and then month, and then year. Day muna, tapos day. Okay. So, ma'am, bakit hindi po natin gawing month, day, year? Actually, Actually, the protocol kasi, it should be day muna. And then the exact for example July, so JUL, it's a word, then 2020. Yeah. Yes, it's in alphanumeric form po. Mm-hmm. Okay po. Minsan kapag ganun sila mag-submit ng mga labels nila, we do add remarks on it so that pagka apply nila ng CPR certificate product registration po, iko-comply po nila yon.
So, yun pa. Ayun, thank you mama, thank you so much. Pero tama po yun, ano, day, month, and year muna, no? Para hindi nakakalito, di ba ma'am? Tama po yun. Mayroon pa pong question dito from okay. Ma'am Cheryl. Mm-mm. Chocolates from abroad are still good for another man after the expiration date. She's a chemist in Unilab po in US. Is it true? Na after 1 month daw po ay yung chocolate. Ma'am, ganito po kasi yun. Maaari po na okay pa siya in terms of yung flavor niya. Or ano. Pero ang nangyayari po kasi, di ba, yung nutritional value niya, kaya nga po siya nilagyan ng date, ng specific date na yan. Otherwise, sana nilagay nila na it is extended. Kasi ma'am, ang daming nagsasabi na gano'n na, uy, okay pa naman eh. Ako nga ba po, nag-experiment po ako. Pinalampas ko muna sa expiration. Kinain ko. Okay naman. Masarap pa rin. Pero ganito po yun. In terms of nutritional value kasi ma'am, kung ano man yung pagkain na yun, baka po nag-expire na talaga. Kasi di ba may analysis siya. Kung chemist nga po siya, hindi ko lang po maano. Kasi otherwise, ma'am, ano pa ba yung use? Bakit naglagay pa tayo ng exact date dyan? Di sana nilagay natin na extended until ganitong date. Di ba? Pero sige, tanungin kaya natin si Ma'am Robilin sa FDA. FDA. Pero 'yun po yung stand namin. Once na expired, expired na. Ma'am Robilin, can you share your insights or thoughts about this one? Sa pagkakaalam ko po kasi, pag expired na po siya. Yes. Uh-oh. Wala na pong extension 'yun. Uh-oh. That's the reason expiration date on labels po are important po. Yes, tama po yun. I agree. Thank you, Ma'am Rubilin. Ako rin, kami po, ang stand din namin, once expired, expired na. Kasi otherwise po, hindi nilagyan ng date yan. Kasi, di ba po, sa pag-aaral nila, meron silang mga certain, yung mga ingredients natin yan, meron certain shelf life yan. Meron silang hanggang kailan ba yung magiging maayos ito. Kasi, nagkataon lang siguro na hindi ka nasaktan ng tiyan kasi depende sa naturalesa din ng tao. Pero, yun nga, in terms of value, ng nutritional value, baka wala na saysay yung kinain natin. Halimbawa, chocolate, antioxidant yan, baka wala na rin. Baka natapos. Pero kung titingnan mo siya aesthetically, okay pa siya. Pag hinawakan mo, okay pa siya. Ayun. Kaya hindi natin masasabi. Pero sundin na lang po natin. Otherwise, walang saysay yung paglalagay ng expiration. Okay. Ma'am, may tanong pa po dito si Ma'am Michelle. Which is better, canola or vegetable oil? Ayun po. Na-mention na natin kasi may nag-question na for me po, at saka ang stand din natin, mas mahal pa po kasi yung canola, no? Yung, i-consume natin yung vegetable oil, which is coconut oil. Yun po ang mas okay po siya. Opo. Mas okay po. Ma'am, I have a question. Yes, ma'am. Ma'am, regarding po sa paggawa ng tube feeding, ang kasi pong ginagamit po namin is olive oil. Eh kung halimbawa pong wala pong olive oil, ano po ba ibang alternative para ma-incorporate po namin sa feeding? Ang tingin ko, ma'am, okay po yung coconut oil natin, ma'am. Kasi nga, di ba po, in terms of analysis, ang dami niya pong mga component na ano, may lauric acid siya, na nakakatulong po sa antibacterial, di ba, ganon? Yung so, po yung vegetable oil, ma'am, di ba? Opo, vegetable oil po. Tapos, okay. Okay po. Sige po. Thank you po. Okay. Thank you, ma'am. May questions pa po tayo? May question po sana ako, ma'am. Yes po, ma'am. Jen. Yes, ma'am. Yes po. If ever, ma'am, especially this time of pandemic, ma'am, example po, bibili ka po ng fresh item, fresh food sa wet market po, and then, possible po ba yung wet foods, makakontaminate po ba siya ng virus? Or kapag contaminated yung food, how long siya mawawala dun sa food para hindi siya affected sa buyer po, matatransmit yung virus? Ayan. Ma'am, ganito po. Ma'am, pa-mute lang yung isa. Ma'am, ganito po yung base po dun sa WHO, no? Yung study nila na yung food is unlikely po na maging source ng transmission.
ng virus, no po. Maaring halimbawa yung food naman po kasi maaaring malagyan siya ng bacteria, di ba? May COVID or wala, ang food naman maaaring malagyan siya ng bacteria o ng virus, no. Pero pagka hinit natin properly, kaya nga po nire-recommend natin na i-heat natin properly, i-wash natin ng mabuti yung mga items natin na binili sa palengke, i-disinfect. Yung mga dilata, pwedeng i-disinfect mo, punasan ng mga basahan na merong Sonrox o kaya ng powder soap, ganon. So yung mga food natin, pag ininit po, pag hinugasan ng mabuti, ininit mo, niluto mo ng maayos, mawawala na po yung kung anumang virus o bacteria ang meron dyan. And hindi po siya ang magiging mode of transmission mo, kasi ang mode of transmission is from person to person. So hindi mo siya makukuha from the food. Yan. Okay, thank you. Okay po. Okay, so wala na pong questions. Yan, kung wala na pong tayong question. Share ko lang po yung ating posters link and evaluation form. Ayan po, tinipe ko po sa chat box. So, paki-access na lang po and paki-sagutan. Okay? So, to receive po a certificate of participation for this webinar, answer posters and feedback form found in the chat box. You can answer it po until today po, 5 p.m. Please input your name as exactly as you want it to appear in your certificate. And please give us 5 working days to send your certificates po. Okay? So, I hope po, I guess this is a fruitful webinar. Madami po tayong natutunan. Madami po tayong nalaman today. And then, very interactive din po yung ating participant for this set of webinar, which is yung po yung ini-aim po namin kasi mostly po ng webinar is yung mga speakers lang po talaga yung nagsasalita. So, ang ini-aim po talaga namin is more interaction po with the participant. So, we would like to simulate po yung totoong nangyayari sa training po sana na hindi po natin magawa ngayon dahil po sa ating kalagayan ngayon. So, again po, please find the posters link and evaluation form in the chat box po. So thank you very much po, and we hope to see you again in our next webinar po on July 28 po, which is a webinar on food storage naman po. So thank you po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo, ha. Thank you sa pagpa-participate niyo sa mga questions ko. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Maraming pong salamat. Thank you. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Oh, thank you. Thank you po. Ma'am, yung link, ma'am. Ma'am, pwede po ulit yung link, ma'am. Ma'am, nasa chat box po. Pakitingnan po sa chat box. Chat box po. Opo, nandiyan po yung link. Okay. Thank you, wala, ma'am. Opo, wala po tayong webinar code for today kasi nilagay na po namin yung link po dyan sa chat box. Hindi na po kailangan ng webinar code. Ah, bubuksan na lang po namin, ma'am. Opo, bubuksan nyo na lang po yung link to answer. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Hey, ma'am, sorry po na na-log out po ako. Hindi ko po nakita yung sa chat box. Kasi ay, nandito. Kasi po. In po ako uli. In po ako uli. Wala nang message sa chat box. Opo, ganyan po talaga sa Zoom. Ito po, nilagay ko na po ulit. Opo, ask ko na lang po. Thank you. Thank you, ma'am, po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Ma'am, okay na po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye thank po. You, thank you, ma'am. Po. Ma'am, pa-shout out, Hospital ng Tondo. Yan, ingat po kayo dyan sa Hospital ng Tondo, ma'am. Bye-bye. Oh. Greetings sa Hospital ng Tondo. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa uulitin. Bye-bye.